Magandang araw, Sir Vong. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elmer. Ang aking ibabahaging kwento ngayong araw ay tungkol sa naging karanasan namin dati sa mismong aming pamilya. Dito nga po pala kami sa bayan ng Santa Catalina nakatira. At hanggang ngayon ay naririto pa din kami. Sa panahong ito, meron na akong sarili kong pamilya. Ang kwentong nais kong isalaysay ay nangyari noong taong 2010. Hindi lang po bilang sa kamay ang mga taong nakaranas na ng kababalaghan. Ang totoo niyan, kami mismo ay muntikan ng maging miserable nang magpakita sa amin si Lola Teresa. Maaga kaming namatayan ng ina. Tatlo kaming magkakapatid at ang aming ama ay isang simpleng magbubukid lamang. Mahirap ang buhay. Hindi namin kayang makipagsabayan sa mga taong nakaririwasa sa buhay. Gayunpaman, masaya kami sa payak naming pamumuhay. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Bilang panganay, mas pinili kong maging modelo ng aking mga kapatid para magsikap. Ako ang nagtatrabaho, samantalang silang dalawa nina Ana at Ruel ang pinag-aaral namin ni Tatang. Sa bukid si Tatang, samantalang sa baryo naman ako. Isa akong gasoline boy. Kahit papaano'y nakakatulong sa aming mga gastusin ang aking kakarampot na kita. Iba din kasi talaga kapag walang bisyo. Kasi pagkain lang at personal na kagamitan ang pinagkakagastusan. Lalo na dito sa amin sa New Namangka, na kadalasan ang libangan lang ng mga tao ay pagkukwentuhan. Nung nabubuhay pa si Nanay, nakahiligan ni Tatang ang mag-alaga ng mga manok panabong. Sumasama din siya sa derby paminsan-minsan. Hindi ko alam kung swerte ba ang tawag doon. Kasi madalas siyang umuwi na may dalang manok na bihag raw ng aming manok panabong. Sa sobrang tuwa ko, ako pa mismo ang nagpapadala kay Tatang ng pera para pambili ng pagkain at bitamina ng mga manok. Hindi naman sayang ang aming gastos kasi nga nagagawa din niyang makabawi, lalo na kapag malaki ang kanyang pusta. Masaya ang buhay namin. Nagkakasundo kaming magkakapatid. Ang aking mga magulang naman ay hindi kami pinababayaan. Ngunit dinapuan ng malubhang karamdaman ang aking ina. Naratay siya sa kama, hindi makabangon, at mas lalo pang sumama ang kanyang lagay. Sa madaling salita, literal kaming napilayan sa aming pang-araw-araw na pagharap sa buhay. Gayunpaman, hindi kami nagpadaig sa sama ng loob. Kahit nasasaktan kami sa nakikitang sitwasyon ni Nanay, ay nanatili kaming matatag at pinalalakas ang kanyang pananampalataya. Naniniwala ako na kahit anong karamdaman pa ang dumapo sa amin, gagaan yun kapag tinawag namin siya. Kaya naman kahit dumating na sa sukdula ng paghihirap ni Nanay, umaasa kami na tatanggalin ng Panginoon ang lahat ng bigat na kanyang nadarama. Ngunit nagtagal lang ng 3 buwan ang pagkakaratay ni Nanay sa kama. Tuluyan na siyang sumuko. Alam kong masakit pero kailangan pa din namin itong tanggapin. Wala namang ibibigay na pagsubok ang Panginoon na hindi namin kakayanin. Umanaw si Nanay na may ngiti sa labi. Alam kong ayaw niya pa kaming iwan. Lalo na ngayong nasa grade 8 pa lang si Rowell na siyang bunso namin. Pero mahirap tanggihan ang paanyaya ng Panginoon na samahan na siya sa kanyang tahanan. Alam kong masakit pero wala kaming magagawa kundi ang tanggapin to. Ngunit ang hindi ko lang maintindihan ay ang biglang pagsama ng panahon matapos mailibing si Nanay. Kauuwi lang namin sa bahay nang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan ito ng malakas na hagupit ng hangin, dahilan para masindak kaming lahat. Dumungaw ako sa bintana at napamulagat nang makita
Ang sinasayaw-sayaw na puno, tanda na hindi basta-basta ang unos na dumating sa aming tahanan. Walang naanunsyo na may paparating na bagyo, kaya hindi kami nakapaghanda. Mas lalong hindi ko magawang lumabas dahil sa takot na baka matamaan ako ng nagsili parang mga yero o sanga ng kahoy. Wala namang kaming dapat ipag-alala dahil wala kaming kalabaw o baka na kailangan naming kunin para ilayo sa nalalapit na sakuna. Ang tanging ikinababahala ko lang ay ang lakas ng tubig baha na halos ianod ang aming bahay dahil sa pagbulusok nito mula sa ibabaw ng bundok. Damang-dama ko ang pangangatal dahil sa lamig, ngunit nanatili akong kalmado. Kapag nagpakita ako ng takot, baka matakot na din ang tatang at mga kapatid ko. Nahihirapan na din akong marinig ang ingay ng sigawan ng aming mga kapitbahay dahil sa lakas ng bugso ng ulan. Wala kaming ibang magawa kundi ang magdasal ng taimtim habang pinakikiramdaman ng paligid. Nagtagal ang unos ng mga ilang oras. Nakatulugan ng aking pamilya ang pakikiramdam sa masamang panahon. Bandang alas tres ng madaling araw nang humupa ang malakas na bagyo. Kumalma na ang hangin at tumila na ang ulan, ngunit hindi ako. Pabiling-biling ako sa aking higaan hanggang sa mapagpasyahan kong bumangon. Hindi ko maintindihan ang matinding kabog ng aking dibdib. Nauuhaw ako kaya naisipan kong tumayo at magtungo sa kusina. Kalalapag ko lang ng pinag-inuman kong baso nang maingganyo akong sumilip sa bintana para tignan kung anong meron. Natigilan ako. Kapag dakay pinanindigan ng balahibo, may natatanaw akong bulto ng isang tao sa gitna ng aming bakuran. Isang matandang babae. Pilit kong inaninag kung sino to. Mahaba ang purong puting buhok na abot hanggang bewang. Ang kanya namang kulay abuhing damit ay abot hanggang sakong. Sa tingin ko pa, nakayapak ang nasabing matanda. Halos atakihin ako sa puso dahil sa labis na takot nang makitang walang anumang naglakad ang matandang babae palapit sa aming pintuan. Hindi ko siya pinagbuksan kaagad nang kumatok dahil nga hindi ko naman siya kilala. Naririnig ko siyang bumubulong-bulong, tila ba nagdarasal at may inuusal na mga banyagang salita. Gayunpaman, nagawa ko pang magpunta sa kwarto ni natatang at gisingin sila maging ang dalawa kong mga kapatid. Sinabi ko kay tatang ang aking nakita, kaya siya na ang nagbukas ng pinto. Nagulat ako dahil kilala ni tatang ang matanda. Ayon sa kanya, ang ginang ay si Lola Teresa, ang kapatid ng aming abuela, isang babaylan. Pinatuloy ni tatang ang matanda sa aming bahay. Kagaya nga ng una kong hinuha, wala man lang sapin sa paa ang matanda. Pumasok siya sa aming bahay nang balot ng putik ang kanyang mga paa. Nakakahindik ang paraan ng kanyang ngisi. Tipong pinakaayaw kong makita. Hindi sa natatakot ako sa kanya, kundi nawiwirduhan ako sa kanyang muka. Ang kulay dilaw niyang ngipin ay nagbigay ng makapanindig balahibong impresyon namin para sa kanya. May hikaw siya sa magkabilang tenga. Medyo kinakalawang na to. Sa kanyang leeg naman, nakasabit ang isang makapal na uri ng sinulid na nagsilbing kwintas at may palawit ng ngipin ng isang nilalang na hindi ko tiyak kung ano. Naupo si Lola Teresa sa aming kawayang upuan. Lilingon-lingon sa kapaligiran. Ang kanyang mga mata ay kaililikot. Para bang nais niya kaming takutin. Pero iba si tatang. Normal lang kung kausapin niya si Lola. Maya-maya lang, hinanap niya si nanay. Hindi kami nakapagsalita lahat.
lalo na nang sabihin niyang alam niya na patay na si nanay, ngunit may magagawa pa daw kami. Gumisi siya at pinakita ang kanyang kulay dilaw na hilera ng mga ngipin. Nandiri ako nang tumawa siya at tumalsik ang kanyang laway. Masama ang amoy nito at nakakasuka sa totoo lang. Nagtatakang napatingin ako kay Tatang. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ni Lola na may pag-asa pa daw kami sa nangyari kay nanay. Nang mga oras na yon ay nakipagtalo na ako sa kanila. Ang gusto kasi ni Lola Teresa ay ipahukay ang labi ni nanay. Umiiling ako at sinabi sa kanila na hindi naman pwede yon. Walang sino mang tao ang tatangatangang huhukay ng patay para lang sa pakiusap ng isang nahuling kaanak. Pero iba pala ang plano ni na Lola. Tinanong nila kami ng aking kapatid kung ano ang huling sinabi sa amin ni nanay bago siya pumanaw. Pilit kong inaalala ang nangyari noon. Naalala ko, sinabi ni nanay na babantayan niya kaming magkakapatid. Ililigtas niya kami sa kahit na anong sakuna at suliraning nakatakda naming kaharapin. Tumangu-tangu si Lola. Aniya, mangyayari ang lahat ng iyon kapag ginawa namin ang kanyang sinabi. Kailangan lang nalakasan namin ang loob at tanggalin ang aming takot sa mga sarili. Kahit alam kong isang malaking kabaliwa ng aming gagawin, inukay namin ang labi ni nanay. Dahil sa lakas ng ulan ay nahirapan kami sa paghuhukay. Hindi dahil sa lalim, kundi dahil sa taglay na lagkit ng putik. Imbes na may ahon namin ang lupa, ay lumulubog kami sa putik, kaya hindi kami makagalaw ng maayos. Kalaunan, nagawa pa din naman namin ng maayos ang paghuhukay. Nailabas namin sa libingan ang kabaong ni nanay. Payak lang ito na yari sa tabla. Walang pintura o mamahaling mga bulaklak. Tungkab na rin ang seradura nun. At nagkatinginan kami kaagad ni Tatang nang mabilis itong nabuksan. Muli, natunghayan namin ang mukha ni nanay. Ang suot nitong kulay puting bulaklaking bestida eh hindi man lang narumihan. Ni hindi ito nagkaputik kahit malakas ang ulan buong magdamag. Tinunghayan namin ang labi ng aming ina. Walang ipinagbago ang itsura nun. Sa bagay, kahapon pa lang siya namatay, kaya hindi siya kaagad makokonsumo ng mga insektong naninirahan sa ilalim ng lupa. Tinanggal ni Lola Teresa ang kanyang kwintas at nagdasal. Hindi namin maintindihan kung anong klaseng lengguwahe ang inuusal niya, ngunit isa lang ang nakatitiyak ako. May kakaiba sa bawat orasyon na kanyang binabanggit. Tila ba may ginigising mula sa kaybuturan ng aming mga pagkatao. Ilang sandali pa, isinuot niya sa leeg ng aming yumao ang kanyang kwintas at inutusan kaming muling ibalik sa hukay ang kabaong. Muli nga naming nilibing si nanay kahit sa totoo lang, gusto ko nang magmura dahil sa labis na pagod. Hindi pa nga kami nakakapagpahinga mula nang magkasakit si nanay. Tapos ngayon, hindi pa din kami makakapagpahinga. Umuwi kami ng bahay at hindi na natiis na pinaglingkuran naman namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng mahahaba at mahihimbing na pagtulog. Nang magising kami kinabukasan, wala na si Lola Teresa. Ni hindi nga naman napansin ni Tatang na umalis na siya. Maayos din naman niyang iniwan ang aming bahay at walang bakas ng putik kagaya ng ginawa niyang pag-akyat sa aming tahanan kagabi. Nanghihina akong bumangon at naghanap ng kape. Nakapagsalang na pala ang nakababata kong kapatid na babae, kaya ganun na lang ang tuwa ko. Ginising ko si Natatang at inalok silang sabay kaming uminom ng kape, tapos mag-agahan na lang din. Kauupo ko lang sa kawayang papag habang hawak ang tasang may lamang umuusok na kape nang humahangos na dumating
ang aking kaibigang si Don. Bakas sa kanyang mukha ang pamumutla, kaya hindi ko maiwasang magtaka kung ano bang nangyari. Nang hawakan ko ang kanyang balikat, nadama ko ang matindi niyang pangangatal. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Ayon kay Don, napadaan siya sa may pinaglibingan ng nanay ko. Hindi naman maiiwasan yon dahil ang mga taong may alagang kalabaw ay doon talaga dumaraan para dalhin sa pastuhan ng kanyang hayop. Hindi raw sinasadyang napatingin siya sa kanyang dinaraanan at napansin ang libingan ni nanay na parang dinaanan ng bagyo. Hindi ako nakasagot. Ayoko namang sabihing kami ang kumubkob nun dahil baka masamain ito bigla ni Don. Nagkunwari akong walang alam at nagpatianod kay Don nang sabihin niyang sasama daw ako sa kanya para puntahan ang libingan. Pagdating namin doon, nagulat ako. Ang nakikita kong libingan ay hindi na katulad ng iniwan namin kagabi. May nagbago rito. Mistulang hinukay ulit. Ang nakahihindik pa, nagsimula ang paghuhukay sa ilalim ng lupa. Dito na ako kinilabutan. Ramdam ko ang pananayo ng aking mga balahibo. Saktong may papadaang nagwawalang kalabaw sa gilid ng daanan. Mukhang nakawala ito sa pinagtalian ng may-ari dahil walang ibang nakasunod dito. Naitulak ko si Don ngunit wala na akong panahon para makaiwas. Ipipikit ko na lang sana ang aking mga mata para hintayin ang aking kapalaran. Kung hindi lang, biglang natahimik ang paligid. Dali-dali akong dumilat at natigilan. Ang kalabaw, bumagsak na sa damuhan. May nakakubabaw sa kanya. Isang babae na sa tingin ko ay may saltik sa pag-iisip. Binubutasan ang bandang tiyan ng kalabaw, dahilan para sumirit ang dugo nito sa lupa. Hindi ininda ng babae ang pagkakabasa niya ng dugo, ngunit kinilabutan ako ng maalalang pamilyar nga pala ang suot na damit niya. Si Nanay. Napaatras kami ni Don sa takot nang marahas itong humarap sa amin. Ang kaninang maputla ng mukha ni Don ay mas tumindi pa dahil nang hilahin ko siya para tumakbo ay literal na hindi na niya nagawa. Basta na lang siyang natulala sa isang tabi at hindi na nakagalaw pa. Wala akong ibang nagawa kundi maging pursigido sa paghila kay Don palayo sa nasabing nila lang. Tingin ko sa kanya ay hindi na tao dahil sa ginawa niya sa kalabaw. May pakiramdam ako na ang nangyayari ngayon kay nanay ay may kinalaman sa ritual na pinakawalan ng aming lola na isang babaylan. Galit na hinarap ko si tatang nang makauwi kami sa bahay. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang ginawa ni Lola Teresa kay nanay at bumangon ito sa hukay. Basta na lang umatungal si tatang at lumuhod sa aming harapan. Alam niyang masama ang ginawa nila dahil pinakialaman nila ang desisyon ng Panginoon tungkol sa pagbuhay sa patay. Pero hindi pa daw niya kayang mawala sa kanyang buhay si inay. Kahit maging halimaw ito, ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga, makita niyang buhay ito. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o magngingit-ngit sa kanyang ginawa. Hindi niya dapat ginamit ang kung anumang kapangyarihan at salamangkang meron si Lola Teresa para mangyari ang gusto niya. Hindi naman kasi naging mabuti ang pagkabuhay ni nanay. Wala itong naidulot na kabutihan. Hindi niya ako sinagot, pero alam kong makakapag-isip na siya ng maayos. Hinanap ko kung saan nakatira si Lola Teresa. Mabuti na lang natuntun ko ang bahay niya. Sa paanan ng bundok siya nakatira. Mag-isa na lang pala siya sa buhay. Nagulat ako dahil hindi siya weirdo kagaya noong isang madaling araw na nagpakita siya sa amin.
Maayos na ang pakikitungo niya sa akin kaya binati ko siya at magalang na kinausap tungkol kay nanay. Aniya, maliban sa nais ni tatang na mabuhay nga ang aking ina, may iba pang rason kung bakit hindi siya po pwedeng mamatay. Yun ay sa kadahilan ng siya dapat ang papalit na babaylan kay Lola Teresa kaya kailangan talaga niyang mabuhay. Sa tulong ng ngipin, babalik din sa dati si nanay. Maglalaho ang kanyang sakit at hindi na siya mananakit. Ngayon lang daw talaga naging kakaiba si nanay dahil nga gagagaling lang niya sa hukay. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi ni Lola Teresa. Imposible na mangyari ang mga bagay na ito dahil alam kong wala nang kababalaghan na pwedeng gumulo sa isip ko. Ngunit nang tanungin ko siya kung ano ang kapalit ng ginawa nila, ay hindi ako nakasagot. Ang sabi ni Lola, ang buhay daw niya ang kabayaran sa ginawa nilang pagbuhay kay nanay. Binuhay niya ang aming ina bilang tagapagmana ng pagiging babaylan niya kapalit ang sarili niyang hininga. Araw na lang ang hihintayin niya kaya inihahanda niya ang mga kagamitan para ipamana kay nanay. Nagpapasalamat din siya na hinanap ko siya. Ako daw ang magtuturo kay nanay sa bagay na kailangan niyang ipamana rito. Hindi niya kasi masasabing naroon pa siya oras na bumalik sa dating katinuan si nanay. Kaya daw ito naging ganoon eh dahil nagliliwaliw pa ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Inihintay pa nitong higupin siya ng liwanag para ibalik sa kanyang sariling katawan. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng aking nalaman. Buong akala ko, sa palabas lang nangyayari ang mga ganitong kababalaghan. Hindi ko lubos akalaing, pwede din pala to sa tunay na buhay. Tinandaan ko ang lahat ng habilin ni Lola at nakiusap pa siya sa akin na kung maaari ay bantayan ko daw muna siya hanggang sa kanyang paglisan. Ewan ko ba, hindi kami malapit ni Lola Teresa sa isa't isa. Ngunit nasasaktan ako sa ginawa niyang pagsasakripisyo para maibalik si nanay. Aniya, hindi raw ako dapat malungkot. Matanda na rin naman daw siya at wala nang ibang pamilya. Masaya siyang mamamahinga na walang ibang ginawa kundi purong kabutihan lamang para sa kanyang kapwa. Huwag ko na din daw alalahanin ang nakita naming pagpatay ni nanay sa kalabaw o maging sa kaalaman ng mga tao na si nanay ay namatay na. Kapag bumalik na ang tamang katinuan ni nanay, ay mawawala din sa alaala ng lahat ng tao ang nangyaring pagkamatay nito. Nagpasalamat ako kay Lola. Naitanong ko sa kanya kung ano ba ang ginawa niya. Tumawa si Lola at umiling. Dasal lang daw ang kanyang ginawa. Ngunit ang nagpabangon kay nanay mula sa hukay ay ang ngipin ng babaylan na pagmamay-ari ng pinakauna naming ninuno. Ito raw ay makapangyarihan at hindi pwedeng tanggalin ng sino mang pamamanahan nito. Sa ngipin nagmumula ang mga milagrosong bagay na pwedeng mangyari oras na humiling ang isang tao sa babaylan. Manghang-mangha ako sa aking mga narinig na kwento. Kaya kahit papaano, magaan ang loob kong hayaan si Lola na mahiga sa kama na kanyang inihanda para sa sarili. Nahiga siya doon at nagdasal sa huling pagkakataon. Ilang saglit lang, isang ngiti ng pamamaalam ang kanyang iginawad sa akin at pumikit. Alam kong nakatulog na siya, ngunit ang nakakalungkot lang, hindi na siya nagising pa. Umuwi ako sa aming bahay na malungkot. Nakasalubong ko pa si Don na nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Tinanong ko siya kung naalala niya ang kinaing kalabaw. Ngunit tatawa-tawang tinitigan niya ako. Wala naman daw kalabaw na kinain.
pagdating sa bahay, mas lalo kong nagtaka. Maliwanag at maaliwalas, may nagtatawanan sa loob at sumikdo ka agad ang aking dibdib nang maisip na pamilyar ang tawang naririnig ko. Si Nanay. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Lola Teresa. Nagpalit sila ng kapalaran para makasama ko pa si Nanay. Hindi ko na din nakita ang kakaibang galaw na ginagawa niya noong kakabangon pa lang niya sa hukay. Sa ngayon, nagsilbing manggagamot si Nanay sa aming bayan. May maniwala man sa amin o wala, hindi kami mamimilit. Ang mahalaga sa amin, totoong buhay si Inay at makakasama pa namin hanggang sa aming pagtanda.